Magandang araw nga sa inyong lahat. Ngayong umaga nga pala ay kakauwi ko lang. Nagturo pala ako ng choir sa kapilya. Ito nga pala yung aming bahay at ang aming bakuran. Napakasimple lang pero para sa akin maganda na yan. Pagdating ko nga ng bahay, nakita ko kaagad si mama naglilinis na ng bakuran. Ganyan niya pala yung routine niya. Kada sasapit ang umaga, hindi pwedeng hindi siya maglilinis ng bakuran at sa loob ng bahay. Tara na nga at dadalhin ko na sa kayo sa loob ng aming bahay. Pagkapasok ko nga sa loob ng bahay, nakita ko tong pusa namin. Andito rin pala yung tita ko, dito siya natulog sa aming bahay. Ang ganda nga pala tignan itong dalawang pusa habang naglalaro sila dito sa aming sala. Tara na nga at papasok mo tayo sa aking kwarto. Pagkapasok ko nga sa aking kwarto, nakita ko yung kapatid ko, napakasarap pa ng kanyang tulog. Nagpuyat na naman ata siya kagabi. Kaya tara, ating gisingin yung aking kapatid. Dito nga, ginigising ko na siya, pero ayaw niya pa rin gumising. Dito nga pala, ay lumabas na ako ng bahay para tumulong. Andito na rin yung tita ko na tumutulong sa paglilinis ng bakuran. Tara, samahan niyo ako magdilig ng bakuran. Ito kasi yung ginagawa ko bago ako pumunta ng gym. Dito nga pala, binuhat ko na yung dalawang timba para madiligan ko na rin yung mga lupa na inutos sa akin ng mama ko. Dito nga pala, inumpisahan ko na magdilig. Sa panahon nga ngayon, talagang tuyong-tuyo yung aming mga lupa. Kaya kailangan talaga siyang madiligan para sa ganon, hindi naman masyadong matapok sa daan. Dito nga pala ay patapos na rin ako magdilig kaya magpe-prepare na rin ako ng aking almusal. Dito nga pala ay mag-aalmusal na ako pero bago ang lahat kailangan manalangin muna tayo bago kumain ng almusal. Dahil nga nag-gym ako kaya yung pagkain ko punong-puno ng protein. Ang pagkain ko nga pala dyan, tinapay na may palamang peanut butter, dalawang itlog tsaka isang quaker oats. Kailangan kasi natin maging healthy dahil ang kinukuha kong kurso ay BS Criminology. Pagkatapos kong kumain ng almusal, pumunta na ako kagad sa gym para magbuhat or mag-workout. Pagkatapos ko mag-workout, ito na, pauwi na ako ulit sa aming bahay. Ito nga pala yung daan papunta sa aming bahay. Hindi kasi ako pwede dumaan sa highway dahil mayroon mga nanguhuli. At yun na nga, nakauwi na ako sa aming bahay. Nagmadali na nga akong ipark yung motor ko dyan para makakain na ulit ako ng halian. Pagdating ko nga dito sa bahay, andito yung pamangkin ko at saka yung jowa niya. Sabi nga nila, sabay-sabay na kaming kumain. Eh ito na nga, kumakain na nga kami ng pananghalian. Masarap nga sa pakiramdam na sabay-sabay kayong kakain kasama pamilya mo. Pagkatapos nga pala namin kumain, agad nang nagugas si mama pati si tita ko. Dito nga ay naligo na yung kapatid ko sa mini swimming pool namin, kaya nga nag-isip na ako na maligo na rin.
Dito na nga ay aahon na ako sa tubig at dito na rin magtatapos ang aking vlog. Thank you.